ginagawa ko ngayon, Lexus siya. Papalit ako ng radiator ulit. Saka yung condenser, yan yung mga luma. Oh. Yan. Tapos ito naman yung pan. Yung pan niya. Yung pan okay naman siya. Kasi pag pinapaandar, tumatapon ng tubig. Luma na yung radiator niya. Ito yung loob niya, napakadumi. Oh. Papalitan ng bagong radiator. Ito yung mga ano ng condenser, mga pipe. Luma na siya, masyado nang madumi ang loob. Lexus ito. Ayan. Ayan siya. Ito yung ginawa ko. Bali bangga ang ano, bangga ang unahan. Saka itong side. Kaya nagkaroon ng damage ang ano, ang radiator. Pero okay naman ang chassis niya. Ito maganda naman ang chassis niya. At dito sa kabila, ganun din. Ito lang mga hose ng tubig. Medyo may ano na. Kaya kailangan ay mapandar lagi ng tubig. Siguro nag-overheat ito eh. Kaya yung radiator niya nabutas. Hindi ko rin alam kung anong cause ng kung bakit nasira. Ang pagkakabangga lang talaga. Kasi maganda, malakas ang pagkambangga nito. Kaya nga na ano, nabutas. Ito yung mga ano niya. Dito sa doon, lilinisin natin para mamaya pagkakabit ng bago. Madali na siyang maisalpak. Tanggalin natin yung mga dumi-dumi. Ito naman yung ilalim niya. Yung ilalim ng yung sa chassis. Lagay ng radiator. Ito yung bakal niya. Matibay siya. Pero wala namang ano, wala namang damage dito sa ilalim. Doon lang sa unahan. Mga plastic okay naman. Dito lang sa loob medyo dabinch yung ano niya. Yung kabitan ng plastic, yung tornilyuhan. Pero yung mga pang-ilalim talaga maganda naman. Magandang matibay. Matibay yung ganitong ano eh, ganitong sasakyan, Lexus. Pero medyo ano yung mga plastic niya. Medyo may damage kasi lumanas siya. Ito nga lang tornilyong ito, kailangan tanggalin isang tornilyo na ito. Yan, ito. Para maikabit ng maayos para hindi siya gumagalaw. Pero totally okay naman siya. Wala namang problema. Ito pag naikabit ito, hindi na siya gagalaw. Ayan siya. Yung buong ano, may plastic naman yan. Yan ang plastic niya, no. Nasa ilalim niya. Tinanggal ko lang kasi gawa ng ano, pagtatanggal ng hose ng radiator saka yung AC hindi ko madukot. Kaya yun. Napakatibay ng pang-ilalim nitong Lexus na ito. Ayan siya. Yung mga ano eh, yan yung pan niya. Ayan. Ito yung AC, yung radiator papalitan ng bago. Pero yung loob niya, okay naman loob niya. Itong mga hose, okay naman ang hose. Ang hose niya. Okay naman siya, walang damage. Damage nga lang ay yung ano, radiator pagkakabangga siguro. Kaya nagkaroon siya ng
itong build, okay naman ang build niya. Wala naman siyang problema. Yung mga arm sa pang-ilalim okay naman. Bali ito yung kabitan ng radiator. Gagawin natin. Kasi ito yung tama ng pagkakabangga. Gagawin natin para maayos. Takin lang natin ng konti pa ganito. Para yung kabitan ng tornilyo mauna. Konti lang naman. Naano ko na yung kanina eh. Kaya lang sa tapos ito yung ano niya, yung plastic kailangan matornilyohan. Connection ito rin sa pabitan ng ano, bari cover ng radiator. Ito yung radiator kasi yung nandito sa itaas, dito lang yung radiator niya. Kaya kailangan maikabit ito ng plastic para hindi gumalaw. Ang problema, hindi siya makakabit. Kailangan i-cut natin yung plastic. Pinakalaki. Bali, lock siya ng plastic. Ito naman yung binder liner niya. Naka-cover naman dito sa mga ano, sa wiper bottle. Protection naman sa tapaludo at saka dito sa wiper bottle para hindi magkaroon ng putik. Isang dumadaan sila sa maputik sa tubig, nawapasa. Yan kasi yung motor ng ano, ito ang motor ng sa wiper. Ibalik na natin ito. Okay na. Ito siya. Kapit na natin dito. Importante kasi itong mga plastic na ito, protection sa tubig. Huwag dumadaan sila sa may maputik. Sa putik. May putik dito, yung bukangin, gano'n. Ito eh. Itong mga plastic na ito, mga protection siya sa niya para hindi umano ang tubig sa itaas. Ito sa makina, protection ng mga plastic na ito. Yan ang ano ng mga plastic na ito. Yan ang purpose kung bakit may plastic na ito. Thank you.
mainit pa naman, humid. Kaya lang, paano na, pababa na. September na. Ano niya, titibay ng mga pangilalim na Lixos. Lumang modilo na ito. Arm. Yung arm. Ito na yung radiator. Simbol din itong radiator. Ito siya. Kapatid na natin. Pina-refer lang, hindi bumili ng bago. Hindi bumili ng bagong radiator. Kaya refer na. Ito siya. Ito ang radiator niya. Kapatid natin ngayon yung condenser. Kapatid natin dito. Muna sa air niya. Ito muna yung kabit natin. Ito yung sa simbolin natin, simbolin natin, tapos mamaya kakabit natin itong radiator. Ito yung radiator na kinakabit ko. Ayan na. Ayan na siya. Bukas paanda rin ko. Ayan, bali nakakabit na. Bukas na lang paanda rin. Ayan siya.
Tapos pagkakakabit ko yung mga tinanggal ko sa ilalim.